Welcome to my Purple Airs channel. Ako po si Aisha. In today's video, I'm going to have swatches of the newest liquid lipstick dito sa atin sa Philippines. And mga sis, kung may naririnig kayo na cartoon na background, I apologize in advance kasi nandito sa akin si Sky, but the show must go on. Lalakas ako na lang yung boses ko. Okay, so these are the detail. Pinadala siya sa akin for free ni Cosmetics Unlimited. Ilalagay ko na lang yung links nila down in the description box para kung sakaling magustuhan nyo after this video order, alam nyo kung saan kayo pupunta. So, I got 6 shades, mga sis. So, yun. Without further ado, let's begin. Nasa lips ko mga sis ay yung D6 or Nash, and I must say hindi siya lightweight. Parang merong glue sa bibig ko. Oops! Tapos hindi pa rin siya nagsiset. Siguro napakapal yung lagay ko. But, ano, nagdidikit pa rin siya. So, yes. I actually kinda like the color kasi na-brighten up niya yung aking complexion. Pero patchy siya eh. Kumbaga, namumuumuo siya, tsaka hindi siya ganun kadaling i-apply. Hindi, smooth siya i-glide, pero yung pag-build ng color niya is talaga nagiging patchy. Tapos yun, siguro mga nasa 2 minutes na siya, pero ayun o. So yun, napakapal siguro. And aalisin ko siya mga sis para hindi magsugat yung aking labi. Gagamit ako ng petroleum jelly. Ito yung technique ko talaga sa mga, yung mga matte na lipstick. Pagkalagay ko ng petroleum jelly, mamassage ko lang siya. Then, gamit lang kayo ng baby wipes. Para hindi mahapde. So, yan. Naalis siya kagad. I like the shade eh. Pero patchy siya. So, gitna. Nasa gitna tayo. Para naman dito kay Dimple or D2, masasabi ko sa kanya, I'm not really sure kung gusto ko yung shade kasi it reminds me so much of Nicki Minaj. Boom, 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 bass. Got me super bass. Kasi talagang bright, as in bright pink. Bright pink ang peg. Hindi ko alam kung gusto ko siya, pero I think nalagay ko siya this time correctly kasi ang bilis niya nag-set. Halos wala pang 1 minute nag-set na siya. So, dapat pala dito sa lipstick na to or sa liquid lipstick na to, very thin lang yung i-apply nyo kasi pigmented naman siya. Ito, less patchy na siya kaysa kanina. Pero nahihirapan pa din akong, alam niyo yun, ilagay yung gilid-gilid niya kasi mahahalatang lagpas na lagpas kasi it's too bright. Kaya halata pag nagkamali ka. So, ayan. Ito yung comparison nila mga sis. Eh, talagang bright pink siya. For me, in my own opinion, it's a thumbs down. Hindi ko siya ipapurchase. Yung shade niya. Sorry. Ang nasa lips ko ngayon mga sis is yung Naima or Naima D7. So yan. And so far, sa dalawang nauna, siya yung pinakamadaling i-apply. Hindi siya patchy, very easy to glide. Tapos nakapag-create ako na parang ombre kasi mas marami ako nalagay sa gilid. Pero okay pa din. This shade is actually very unique. Hindi ko nga lang sure kung gusto ko siya or hindi. But okay, I'm going to give it a thumbs up. On my lips is my favorite color. So yes, magiging bias ako. So it's automatically thumbs up kasi purple siya. But I must say pareha sila ng formula, ng formulation ni Naima.
maganda rin sila compared dito sa dalawa. Easy to glide. Tapos sa dito sa aking lower lip, dinalawa ko yung layer. Ayos pa din. And I've been meaning to have like a purple lipstick talaga. Kahit hindi siya, alam niyo yun, for everyday use. Obviously, hindi siya natural looking. Alam niyo na, favorite color ko. So, ayan yung swatches. Thumbs up! Thumbs up! Dalawang thumbs up for you, Rox! Rox pala ang shade niya. D3, Rox. This kind of red, I like. Kasi it really makes my complexion. Alam niyo, parang nag-glowing ang aking fez. I like it. Pero, itong red na to, ang undertone niya is warm. So, may tendency na it can make your teeth appear yellowish. Ganyan. So, I don't know if you can see. But, I like it pa rin. Pwede ko siyang ipang everyday. Ang ganda! Parang talagang vibrant red ang dating niya. Again, ang shade nito is D8 or Asia. And, thumbs up din. Maganda yung formulation niya. Kasi pwede mo siyang nipisan, hindi siya ganun ka-red na red na bright. Tapos pag pinatunga mo ng another layer, nagiging mas bright siya. Pero kahit patunga mo, hindi siya nag-flaky, ganyan, or patchy. So, I like this. We're down to our last shade, and ito yung pinaka-darkest sa kanilang lahat, and this is Samantha or D1. Actually, mga sis, isang layer lang to, pero ganito na siya agad ka-opaque. It reminds me so much of my other liquid lipstick from Jazzy Cooper, and ito naman yung LKP05, yung lagi kong suot, pero mas dark siya. So, I actually like it. Maganda rin yung formula niya. Tapos, buildable siya. Kung gusto niyo parang mabablack na talaga siya or sobrang dark na, pwede niyo siya uli patungan. But this one layer lang. And it is very pigmented. So, thumbs up din kay Samantha. So, there. Okay, mga sis. Let's now go sa aking verdict about this liquid lipstick. Hindi na ako gagawa ng one-day review kasi iba-iba yung formula nila. So, these two shades... to, yung mga light shades, medyo patchy sila. Although, gusto ko yung shade ng Nash, pero patchy siya. So, I think magkakaiba yung formula nila, itong dalawang set, magkaiba yung formula, magkaiba rin yung magiging longevity nila. Siguro, mas madaling maalis tong dalawa, which is yung Nash, tsaka yung Dimple, kaysa dito sa apat na to. I think these ones are long-lasting. Pero I think, pag kumain ka ng mga heavy meals, yung mga malangis, masabaw, definitely maaalis yung inner part. At isa sa mga nagustuhan ko pa mga sis is yung smell. Ang bango, very pleasant siya. Amoy siya candy. Amoy melon! Yeah. May candy na melon ako dating binibili sa tindahan. Hindi ko alam kung dynamite ba yun. Basta ganun yung amoy niya. Tapos, gusto ko din yung applicator niya. Ito yung applicator niya. Medyo slanted siya na doe foot applicator. Ang daling ilagay yung cupid's bow. Tsaka madali mo ring ma-shape yung lips. Kaya, thumbs up sa packaging. Gusto ko din yung packaging niya. Kasi, kitang-kita mo na agad. Tsaka maganda siya i-display sa vanity. Ayun, kitang-kita mo na kung ano yung shade na nakikita mo sa labas. Yun din yung magiging shade pag in-apply mo na sila sa lips mo. And I believe this cost 200 plus pesos lang, so very affordable. Marami siyang laman. Again pala mga sis, hindi ko nasabi kung ilang grams, no? This is 4.2 grams. So ayun mga sis, kung gusto nyo mag-try ng liquid lipsticks and gusto nyo yung parang hindi karaniwan na shades, yung mga unique shades, definitely i-recommend ko sa inyo to. So yun lang po ang aking thoughts about this matte in detail liquid lipstick from Cosmetics Unlimited. Sana po ay naging helpful ang video na ito and sana po na-enjoy nyo. If you do, please give me a thumbs up po. Thumbs up. And mga sis, kung gusto nyo po ma-notify, ma-remind kayo sa tuwing nag-upload ako ng video, feel free, it's free, pwede po kayo mag-subscribe down below.
i-click nyo lang yung subscribe and lagi na po kayo manonorify. So, yun. Maraming salamat sa panonood, mga sis. And sana magkita-kita tayo sa susunod kong video. That's it, pansit. Paalam!